Good morning mga kalingap, mga best friend. Dito tayo ngayon sa isang barangay dito po sa Sarangani Province. Part po ng Malungon, Sarangani Province. Naalala po ninyo yung mag-asawa ko na yung lola ko, asawa ko, no? Binalikan natin at dinalan po namin ng isda, bigas at saka grocery. Galing po kay Tita Bilyesa Yuzono, Takumi Yuzono and Masaki Yuzono. I-update ko po kayo mga kalingap, mga best friend kung ano na yung buhay, no, ng dalawa. At syempre para ipaliwanag din kung bakit sila nagkaasawahay, no, maglola. So, salamat po sa mga supporters, mga viewers na nangrito ngayon. Tara, puntahan po natin ang mag-asawa. Ayan, medyo ingat-ingat tayo dito. Tayo sa bahay nila, Lola. Good morning po. Nandiyan si Lola? Yung mister niya? Wala, ma'am. Wala? Ah, nag-harvest. May... Pero ano lang dito si Lola? Ah, nandiyan si Lola mo. May dala pa naman kaming ulam. Natulog. Na sigurong gisingin, natulog pala si Lola. Yan po yung kalagayan nila. Hey, lunto! Lunto! Flag! Flag! Surang! Kumain ka nala! Takmaan ka kun! Takmaan ka! Takmaan ge shen ma kola kan hindi pa daw siya kumain, ma'am. Hindi pa kumain. Ano mo si Lola? Si Lola, ma'am, siya yung kuya ko, siya yung husband niya, yung Silvi, bayaw mo. Matay, opo. Bayaw mo si Lola. May ano ako, may dala isda. Ayan, isda. Blend ge yan ala. Ano ye? Kaso wala man si kuya. Iga rin irigo, ikamdo go. Ilibon. Wala si kuya, ma'am, nag-harvest. Kaya nag-harvest. Tendyo ba ang rinig? Hinahanap niya yung butas ng hawakan niya ba? Kana. Hawakan kanya kung sino. Opo. Bili! Isun! Itong lego, manilibon, fruri mawag. Fruri mawag, yung lego rin ito. Rawag? Ay, fruri mawag sa. Yung lego rin ito. Ito pa, may bigas. Bigas yan, bigas. Kari ni Sam, manggi. Ito pa. Ito pa. Wala po, kami po ang maibibigay sa inyo. Ano daw maibibigay niya daw sa inyo? Kapalitan po. Silvi City, ya pala yung bayaw mo. Kasi may mga viewers tayo na hindi masyadong malinaw. Kasi Silvi Lula, naging Lula nyo na siya. Opo, ano siya, ma'am? Para siyang ano, kasi dumating lang siya dito sa amin, parang ano siya ba, yung strangers lang siya. So, syempre matanda na siya. Sabi, Silving Lula yung tawag namin sa kanya. Siyempre, nagkagustuhan naman sila ng kuya ko. Kaya yun yung pang nila.
Pero kamag-anak niyo talaga si Lola. Yeah, hindi po malayong ano na parang inampun lang siya ba ni Mama. Ah, inampun lang. Nandiyan lang siya kasi wala nang mga anak, Ma'am. Oh. May anak siya isa, Ma'am, pero talagang walang ano sa kanya ba? Walang amor. Talaga, oh, walang amor, hindi siya pumupunta dito kahit minsan wala. Hmm. So Silvi, si Lola, hindi niyo pala sabing malapit na kamag-anak. Parang ano niyo na lang tinuring na Lola na. Tinuring namin siya na kamag-anak nung dumating siya dito, Ma'am. Oo. Oh, oh. Kaya ganyan. So, siyempre, pinawag na rin namin siyang Lola dahil sa katandaan niya din. Kasi dati ito, nakikitira ito sa talagang Lola namin. Mm-hmm. Kaya yung tawag namin sa kanya, Lola din. Masipag ito, Ma'am, yung ano pa. Bata-bata pa. Ano siya, yung malakas pa yung katawan niya. Yung nakakakita pa siya, Ma'am. Talagang masipag siya ba? Magtalim ng mga gabi, mga talong. Buti okay naman sa inyo na pamilya na siya ang naasawa ng kuya niyo. Okay lang, Ma'am, kasi si kuya parang ano na din yung loob sa kanya ba? Parang naawa. Hindi mo alam kung naawa na lang talaga ba siya o talagang gusto niya rin siya. Hindi daw na. Sabi niya, saan daw si kuya, magpakulo daw ng tubig para makapagkapi daw. Nasa uma! To the views, Manggi! Smanggi! Nagkas magina yun. Tuta! Kuna ako dun. Dalo, masilo! Ganun, magi. Saan daw siya nag-harvest daw magun? Natanong niya. Kung hindi mo lakasan, Ma'am, na ganyan, hindi siya makapagin. Medyo mahina na rin ang pandinig. Pero talagang malabo lang yung mata niya, Ma'am, kaya ginaguide namin siya dyan papunta sa CR. Yung ano, kung may hawakan siya sa gilid-gilid, para mabili siya makapagin. Sabi niya, magpakulo daw ng tubig kasi ano, tapos kung wala yung kuya nyo dito, sino ang nagpapaligo sa kanya? Ano, Ma'am, maaga pa lang yan, iniigiban na siya ng tubig, siya magpapaligo sarili niya. Maaga na, nilalagyan na siya ng tubig. Dito na siya naliligo. Yan, timban na yan, nilalagyan na ni kuya ng tubig yan bago siya umalis. Tapos pinapakain na rin siya, Ma'am, tapos yung paldero nila, syempre may kain. Saan ka na? Kaya tutumayugo. Bakay tabala eh. Sabi niya, Ma'am, talagang hawakan ka na lang daw niya. Sabi niya, tapos kahit daw magkapi ka man lang sana, gano'n yung ano niya. Huwag ka po mag-alala. Okay lang ako. Love you, kun. Galago. Galago, kun. Binisita lang kita kasi namimiss kita. Blam, loge kan roro. Niyam lang, nakrota ka. Sabi niya, Ma'am, si ay ano daw yung ikaw lang daw talaga yung nagmamahal sa kanya, kanya wala daw siyang maibalik sa iyo, ganun. Huwag kang mag-alala, huwag mong isipin yung balik. Ang mahalaga ay may naitutulong ako sa iyo. Feel ko dugtabang ang. Ha? Am ngel ge ye. Am ngel ge. Ngel ya. Ge. La. Ge. La. Wala. Kala ko, Ma'am, naiiyak siya ba? Tapos nalang ko kung naiiyak ba siya. Hindi naman. Pero sabi niya, hawakan niya lang daw yung anong kamay. Siyempre, hindi siya makakita, Ma'am. Talagang wala daw siyang maibalik ba? Sa tinuturuan daw siya, wala siyang maibalik. So kung wala si kuya mo dito, ayan lang ang trabaho niya, matulog lang, hindi mag-inlay. Ano, Ma'am, talagang malilis yan siya sa ano? Nagpupunas-punas yan doon sa mga lilis. Nagpupunas siya ng mga binamata niya yung ano, punas, ayan, nilipin. Amsel! Lunan na ka, kusahanan. La, sarado! Sarado niya pa. Nilalagay niya daw sa loob ng bigas yung sardinas. Ito isda. Anong luto gusto mo dyan? Nun na la, panetik tagah tarun. Di ko lang ngayon. Nabaw ta? Wata. Faksiw? Wata. Sabi niya daw, Ma'am, lutuin ko daw sa kaldero. Oo. Depende na sa akin kung anong klaseng luto yung gusto. Kahit sa bawanga o paksiw. Mangat degusin. La! Doon, nung kami utan. Sabi niya sa akin, nakuha daw ako dyan. Sabi ko, na kasi meron din kami ulam. Sabi niya, para talagang ano siya, Ma'am, yung mapagbigay ano, din. Kahit ganyan yung kalagayan niya, Ma'am, talagang ano, nagbibigay siya. Anda, Yalom? Anda, tamduk di ge? Anda. Natamduk ilad lawom?
Sabi niya mamula naman daw masakit sa kanya kaya ganyan. Lapansin ko wala kang kutsyon. Igaan. Anda gumila, ampun natandok ka daw alam. La. Hindi daw masakit, ma'am. Gusto mo kutsyon? Tandok na, tandok sin ko lamitig. Oh. Ayan, masakit lang daw sa kanya, ma'am, hindi siya makakusa. Ayun. Hindi daw masakit yung katawan niya, kahit wala siyang ano. Masakit lang daw sa kanya, hindi siya makakusa. Natamdok at bukal ko, gusto mo ko, Chon, higaan! Maya, gukon gumila. Banlen, go. Pet gumila. Gumila, manilumak. magbakong sabi niya, mama, ingay daw. Hindi niya daw alam kung paano daw i-operate. So, kutsun lang, okay na. Gumila, lumak, gumila, mayag. Kung meron daw. Mila ko tahan. Ayan po mga kalingap, mga best friend. Kasi pansin ko po wala pong higaan si Lula. Nasa ano lang po siya, papag. No, medyo ang kawayan po matigas ko para po sa mga senior natin. No, dyan nakahiga. Medyo matigas po sa kalawan. Yung paan niya, mamoy, yung paan niya ba talagang ano yung nagkubal? Malaki na ba yun? Nagkubal sa tigas siguro. Tandu ka lang alam niya ro. Kailangan ka sa ang gagurap tajog. Sumasakit daw po yung paa niya, ma'am. Tapos hindi daw siya makaramdam ng minsan. Manhid, no? Manhid daw po. Tapos kailangan pa iluto pa gabi-gabi. Kagakuran. Kuya, no, kay, baka mayroon pong mga busilak na sponsor natin, viewers, no, na magbibigay po ng kahit single na lang na ano, single na kutsyon para kay Lola, para maging komportable naman si Lola sa kanyang paghiga. Tapos kung mag CR dito, ano, kung maghihi siya, ma'am, pag maghihi dito lang siya, pero dito. Pag talaga mag CR siya na naaano masaya si Lola sa bigay natin na ano, oh, nililigpit niya na. Maraming salamat po kay Tita Bilya sa Yuzono, Takumi Yuzono, at sa Yuzono, sa Pabigas at Grocery. At pagigyan din natin ng isda para may pangulam po sila, Lula. Lula po ang kanyang mister, nasa bukid po, nasa Uma, nag-harbis. Ito yung kanilang kusina, kusina ni Lula. Ang mister. So yun, para malinaw po sa lahat, sila po, no, hindi malayo na nakamag-anak. Parang inampo na nila si Lula at inhuri na nila na Lula. Yun lang na in love si Kuya, no, kay Lula. Pero mga estimate mo, mga ilang years ang gap nila ng kapatid mo at ni Lola? Sobrang siguro 20 years, ma'am. So, mahigit 20 years. Mahigit 20 years, yan. Kinapakiramdaman niya lang lahat yan, ma'am. Pag ano, oo, kapa-kapa lang. Kapa-kapa lang siya, o. Tapos kung saan maliwanag yan, doon siya mag-ano, o. Nahirap na din pala talaga pag matanda ka na, no? Ganito yung ano mo. Nakaguri ko lang! Nagahtag ka lang! Dito na raw, si Bua. Bagam yun? Netan. Abyu. Burut. Tinatanong niya, ma'am, kung ano daw klaseng isa na lang. Gusto ka ang doon naman, di magbong ko lang yung sagam. Oo. Snabaw, am! Snabaw ka! Anong pato? Ay! Nanay ko ba may... Inalaga daw, ma'am. Tapos nag daw lamihan ng tubig. So, ibig sabihin, makapaksiw. Paksiw. Alam ko na rin. Yung masim-masim! I-view madin... Faksiw ta!
Sa tagutien. Pwede naman hatihin siguro yung kalahati. Paksi. Nasa bawan na lang, ma'am. Oo, kasi nahihirapan na rin siya masyari. Oo. Minsan dito, ma'am, nahihirapan siyang mag-ano, yung magdumiba. Oo. Umumika, binibigyan namin siya dito ng papaya. Pero siguro mas maganda kung more on gulay siya, no? Mm-mm, gulay. Pero lagi naman sila nag-gulay. Siguro sa ano na din, sa edad na din ni Lola. Lalo na hindi masyado nagtatrabaho kasi dito lang, no? Nakahiga lang. Ilan taon na si Lola? Hindi ko ma-estimate siya kung ilang taon na. Pero syempre yung Lola namin dati, matanda-tanda na din yun. Parang ano niya lang ba, parang auntie din yung ano niya sa ano. May na, may 18 na ba to si Lola? Meron na siguro. Meron na. Mahigit na. Mahigit? Oo. Mahigit 80. Sino mo kinakapa niya yung mga kalbero niya? Oo. Oh. Kumplito pala? Kinakapa niya yung mga kalbero niya kung saan. Nahanap niyo yung malaki, ma'am, kasi daw yun lang paglulutuan ng ano, isda. Baka yung sa gilid o. Yun po. Ayan. Kasi nagmamama ito, mami. Oh. Yan naman talaga yung tradisyon. Ha? Rico. Eh, ito. Rigi, kagola to. Ay, mami, Rico. Oo. Nagawa daw ako ng apoy para kung ano. Magluto. Yan lang yan siya, mami. Yun lang daw talaga yung masakit sa kanya. Hindi siya makakita. Hindi ang mata lang. Pero talaga hindi ito umaasa sa iba, mami. Okay ka? Oo. Sipag, no? Sipag ito, ma'am. Tsaka malinis ang katawan. Lahat yan, pinupunasan niya yung mga singit-singit niya. Oo. Binabasa niya yung... Yun lang maging naging exercise niya dito, mm-hmm, bago siya ang naiwan. Meron nito anak, pero isa lang daw. Isa lang. Hindi naman na nagagawin dito. Kahit minsan, ma'am, hindi pa pumunta dito. Ay, hindi nyo nakita. Nakita naman namin na, ma'am, pero sa doon sa malayong lugar ba. Pero dito, hindi niya talaga na dalaw. Kawawa naman, ano. So, it means may pamilya to dati. Mm-hmm. May asawa din dati. O, yung asawa niya, ma'am, wala na yung baka may iba. Siyempre, matanda na din. Baka nag-ano na yun. Nag-iba na din. Alam, o baka namatay na. Mm-hmm. Ganun, eh. Wala na din balita. Mm-hmm. Wala na din balita. Pero yung anak niya, ma'am, alam niya yun na nandito siya. Pero hindi niya talaga nadadalaw. Hindi niya nadadalaw. Parang wala na. Parang natsupira na yata ito. O kasi yung kwento din ni mama mo nung una eh parang lumayas ata si Lula sa kanila. Baka ano na sinasaktan. Kaya nagpaambol ito sa Lula din namin na isa dati. Pero hindi talaga namin siya ano, ma'am. Nando ko na. Bringe, bring kanagawa. Bringe. Ha? Kanaan pa? Kanaan bro. Ay. Butulin ko daw yung buhok niya kasi wala daw siyang suklay. Parang kunti na lang daw, ma'am. Wala na daw siyang alalahanin pag ano. Bakit mahaba na bang buhok mo? Maliksi pa naman yan. Otakuk sa kuliwakam ay eh. Ha? Otakuk iwakam. Naiinitan daw siya. Mainit kasi naka-jacket ka ay! Pagdam yakit ang wabi jacket naman lusang para minitan. Wala, wala minito daw. Ay, hindi daw siya naiinitan. Hindi eh! At rin ako siya mawa. At nangyakit. Chalgo. Nilalamig daw siya, ma'am. Kaya tangalit lang din daw siya. Nilalamig daw siya. Kaya tangalit. Namimiss mo na si kuya! Sabi nga, huwag ka naman arong Sam! Buti hindi naman sila nag-aaway. Hindi sila nag-aaway, ma'am. Minsan, ma'am, yung ano, yung salita nila, syempre, pag nandito yung isa, nandun yung isa, magsisigawan talaga. Lakasan talaga, ma'am, kasi hindi niya marinig. Akala eh, nag-aaway yan, ma'am. Akala na, kapit na, nag-aaway na sila, pero hindi, kasi yung salita lang. Hindi mo lalakasan, ma'am, sa kanya, na ano. Hindi siya makarinig, ma'am. Sige na, ma, uwi na kami! Down. Oh, ta fa na lum da. Dati manam da lu. Non. Dati manam. Da man go. Las manamat gu. Du ban le la gu. De. Chek
asawa, matatarali. Panayalago. Salamat daw, ma'am, kasi binigyan nyo. Tara naman, ay ka. Nung daraman, daman! Sino daw yung kasama mo? Sabi ko, asawa ni sabi. Daman! Pero buti naman at nagsisikap sila, ano, mag-asawa. Hindi umaasa lang sa inyo. Oo. Laging ano yan, ma'am, kasi ito, siyempre may senior na din siya. Kung minsan, binibili na nila ng bigas. Para kahit bigas meron, mahala na yung ulam-ulam. Oo, kasi yung ulam, madali lang naman hanapin. Madali lang, mga gulay lang dyan. Nagayan, pag nag-senior siya, bumibili na agad ng mga asin, bichin, o gano'ng mga pangangailangan. Si kuya na ang bumibili. Si mama ko, ma'am. Si kasi mama si muna. Kuya yung ano din siya, yung electric din siya, makapagpunan. So si mama muna kayo na ang nag-ahali. Gusto kanyang hawakan, ma'am. Opo. Ay! Kanyang hawakan. Oh. Waring mo ako na anak! Anak mo na ako! Papaampo na ako sa'yo! Gusto mo? Ampunin mo na ako! Ha? Nagpapasalamat siya. Magpapaampo na ako! Ano tawag ko sa'yo, nanay? Dati katlong gukunye! Ha? Ha? Dati katlong guye! Tawagin mo daw siyang nanay. Nanay, natawag ko sa iyo, anak, natawag mo sa akin. Gusto niya lang yan, magpasalamat ko, pero hindi siya makapag-express ba ng anay. Na kanyang nararamdaman. Siguro namimiss niya na din siguro yung anak niya, no? Oo, ma'am, kahit na minsan mabanggitin niya yan, hindi mo namin maano, magkakitin mo namin sa anak. Talaga na. Kapag minsan nahanap niya din. Oo, nung nakaraan, ma'am, nung mga matagal na buwan, ha? Neto. Nung mga matagal na, mga ilang taon na din yun, nahanap, pero wala talaga, ma'am. Wala na bang pakialam. Sana po, no, sa baka hipuin ng Diyos yung puso ng kanyang anak. Hindi natin kasi alam kung anong rason kung bakit lumayo ang loob ng kanyang anak sa kanya. Siguro may konting tampo. Pero sige lang, nay! Nay, alis na ako, nay. Babalik ako sa susunod na araw. Takule, angkod lang tila sampule. Mapuli na ko. Mag-ingat ka. Ano ka na, magluto na para makapagtanghalian. Tanghalian na din pala. Magahatir kung faragam ka, ang. Para makakain na. Babay na. Salamat. Salamat, kun. Salamat, talaga. Walang anuman. Bitre ni Bahagin. Sabi niya, ay, hawak pala niya yung pag niya. Salamat na siya sa'yo. Oo. Magmahalan kayo ni kuya, ha? Huwag kayo lagi mag-away. Nangayos da asam, kun. Sige. Sige la, bye-bye na. Bye-bye. Salamat. Ano pangalan mo ulit? Cheryl. Ayan, salamat, Cheryl. Salamat din, ma'am. Opo. Buti yung mga tao pa rin na mabubuti. Yan po yung kalagayan po ni, ano ulit pangalan ni Lula? Yuk. Ha? Yuk. Yuk? Yuk? Yan, ni Nana Yuk. Yan po yung mga pangalan po ng mga ano natin, mga laan na ano natin, tribo, no? Mga maiiksi lang pero ang hirap bigkasin. Yan po ang kanilang kalagayan. Bye, sino nang babay? Babay na. Bye-bye. So, maraming salamat po sa inyong mga blessing, lalo na kay Tita Villesa Yuzono, Takumi Yuzono, Inmasaki Yuzono, Kuya Bag Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at kay Kalina Pram. At yun po, no, sana ay mabigyan po natin simula ng single lang na kutsyon para po sa kanyang higaan. So, medyo masakit po ang paghiga po sa kawayan. Lalo na, senior na po si Lula.
medyo sensitive din po yung katawan. Mabigyan natin ng maging komportable, no? Kahit sa maikling panahon, mabigyan natin ng komportable na higaan sa inyo na yun. Thank you po, mga kalinga, mga best friend. Sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. See you po tomorrow, mga best friend, mga kalinga. Sa mga nais pong mag-share ng kanilang mga blessings sa ating mga beneficiary, i-PM nyo lang po ako, Rhea Olarte, ang aking Facebook account. Rhea Olarte Vlogs, Rhea Olarte Official ang aking Facebook page. Maraming maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po. May malasakit sa tapa, mga alingap. Siya ang lagi niyong maasahan. Makakatulong sa inyo at aalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti palagi. Napakabuti sa kapwa, palaging nandyan kapag kinakailangan. Babae na may paninindigan, na merong tiwala, na mas marami pang mga taong matutulungan. Miss Rhea Olarte, ang pagtulong sa tao ay hindi pinipili. Yan ang inyong lingkod, mabait na babae, na may mabuting puso at hindi siya maarte. Kahit na malayo, kahit nasan ka man, sa kahirapan siya ay makikipagtulungan. Pakikipagkapwa sa tao, yan ang kailangan. At ang nangangailangan ay kanyang tutulungan. Mga kalingap, asahan nyo na merong mabuting puso na laging nandito. Rhea Olarte, kasama nyo, hanggat kaya ay tutulong sa inyo. May malasakit sa kapwa, mga kalingap, siya ang lagi nyo maasahan. Makakatulong sa inyo at aalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti palagi sa kapwa, mga alingap, siya ang lagi nyong maaasahan. Makakatulong sa inyo at aalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti palagi. Naghahanap ng kanyang matutulungan na senior citizen at kanyang aalalayan. At mga charity kanyang pinupuntahan. Di hadlang anumang layo kahit na bundok pa yan. Lahat tatawirin kahit anong pagsubok. Mahalaga sa kapwa, siya'y laging nakakatulong. Mga pangangailangan kanyang pinaabot. Laging mabuti sa kapwa at hindi nagdadamot. Di nang hihingi ng kapalit kahit anong sukli. Basta makita lang niya ang inyong mga ngiti. Masaya kahit anuman ang pagdaanan. Basta patuloy lang siya ay kasama niyong lalaban. Mga kalingap, asahan niyo na merong mabuting puso na laging nandito. Rhea Olarte, kasama niyo, hanggat kaya ay tutulong sa inyo. May malasakit sa kapwa, mga kalingap, siya ang lagi niyong maaasahan. Makakatulong sa inyo at aalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti palagi sa kapwa, mga kalingap, siya ang lagi niyong maaasahan. Makakatulong sa inyo at aalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti palagi.